Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Team at naway maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ng mga tao tungkol sa aking kalooban sapagkat sila ang mga sugo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang tanong mo rito, bro? Sinong pare or kaninong pare referado ang talata na yan? Ang pare dito ko rito, bro, yung mga pare ng mga Israelita, bro. Sa Hudyo? Yes, bro. Hindi sa atin yung Kristiyano na hindi pa. Old ano to? Yes, yung Old Testament lang, bro. Wala pang Roman Catholic Church ng panahon yan. Ipinaghihiwatig ng talatang yan na yung mga pare ay sugo ng Diyos. Okay. So, kailangan tanong, bro. Narinig ko kasi si Bro Angel. Regarding sa yung pagbibigay ng pera, di ba? Kasi one time last week ata. Then, meron pong Christian ata na pupunta sa bahay-bahay tapos ang hihingi po ng parang donation, sabi hingi ng donation para sa kanilang simbahan. Narinig ko kay Bro Angel ngayon lang na hindi magbigay na tama ba na hindi ko sa ano ko ibang TikTok kita yo yung lang nagpaporta ko sa pundasyon sa kanila, which is talong makati. Hindi ko gano'ng kuha yung ano yung tanong, bro, kasi di ba na ano si Bro Angel mayroon siyang sa uling ano niya, meron siyang diniscuss na hindi nagbigay yung nanghingi pero hindi nagbigay. Walang karapatan ng ano. Tapos last week lang mayroon kasing Christian na nagpupunta sa bahay-bahay tapos nanghingi ng donation para sa kanilang simbahan. Huwag niyong bigyan. Tama lang yung kasi nasa isip ko ibang ano eh. Yes, bro. Ibang sikta. Tapos pag binigyan ko naman parang sumusuporta ako sa lungat sa ating aral. Yes, sinusuportahan nyo yung kanilang grupo para dumami sila, magkaroon sila ng pundasyon para mas lalong siraan tayo. Dahil yung mga sulpot na yan, pag sila nangangaral, lagi nila pinapangaral na ang Katoliko ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Mga kaibigan, wag na po kayong gano'n sila magsalita, no? Kaya pag sila binigyan mo ng tulong sa bus, yung nasa bus, humihingi ng pera, tanongin nyo muna, saang simbahan po yan? Pag sinabi sa simbahan namin, anong simbahan sa inyo? Born again, ay hindi akong bibigay kasi panustos lang yan sa mga maninira sa turo namin, no? Kasi lagi tayo pinabibintangan. Tandaan ninyo, mga nanonood ngayon, hindi sila makakapag-convert from Catholic papunta sa kanilang sekta kung hindi nila sisiraan ang ating aral. Para nila ma-convince ang Katoliko na tayo'y iwan at sumanib sa kanila, kailangan muna nilang siraan ang ating aral. At kapag yan, binigyan nyo ng kanilang hinihingi sa inyo, na halimbawa, donation sa kanilang simbahan, sinusuportahan nyo sila na mas lalong tirahin ang ating aral. Dahil gaganahan yan eh, magkakaroon yan ng pundasyon. Sino ang kukulin natin ng speaker? Sino ang ating magiging evangelist? Ano ang ating pang-stipend sa kanila para sila mas lalong gumana ng mga aral?
Saan kukuha yan? Sa mga Katoliko. Sinong titirahin? Katoliko pa rin. Kaya para lang tayong niluluto sa sarili nating mantika. Kaya sana po sa lahat ng nakapanood ngayon, no? Lahat na nakapanood ngayon, maging sa ano, sa mga kaibigan nyo na hindi nakapanood, hindi nakarinig, i-share nyo po. Huwag kayong magbibigay dahil yan ay pantusto sa kanilang mga evangelist para mas lalong tirahin tayo. Brother Angel? Yes, napaganda ng ano niya, no? Napagandang concern ni brother. Tama naman yun. E paano yung mga ano, paano yung mga ibang sekta na nangangaral, humihingi ng donations sa mga bus, sa mga ano, sa bahay talaga, no? Pupunta. Tama naman po yun. So, ang pinag-uusapan po kanina, ang pinag-uusapan is awa, no? Ibig sabihin, yung personal nilang pangangailangan yun, no? Hindi po kasama yung personal na pag-atake nila sa simbahan. Iba naman po yun. Kung gagamitin nila sa pag-aatake, ay ibang usapan yun, kapatid, no? Actually, even sa ano pa lang, no? Bakit bawal na bawal yan, no? Una, basahin natin na dapat magkakaroon tayo rin ng batayan dito. Batas ba yon na bawal makipagsalamuha, bawal tumulong sa mga ibang sekta? Una, sa Biblia muna tayo. Dos 1 bro, 9 to 10, 11 bro. Okay, ikalawang Juan, 9 hanggang 10, ang sabi ganito. Hanggang 11 bro. Okay. Ganito ang sinasabi. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo kundi nagdaragdag dito ay wala sa kanyang Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay nasa kanyang Ama at ang Anak. Sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. Ni huwag ninyong batiin sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Tingnan nyo, from yung 9 pa lang eh, anong sabi niya sa 9, ibalik nga natin bro, no, para mas malinaw. Yung turo kasi ng iba-ibang Kristo, yan, sabi dito, ang hindi nananatili sa turo ng Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay wala sa kanya ang Diyos. Ang mga turo nila, pansinin mo, no, may mga dagdag yan, no, na, hoy, alam nyo ba, hindi totoo yung ano, hindi yan totoo yung banal na hostya, hindi totoo ang simbahang Katoliko, hindi yan totoo ang ganito, hindi, huwag yung parangalan, walang kwentang parangalan si, yung si Maria, gumagano sila, yung mga turo nila iba, no? So, kaya bandang huli, ang sabi doon, wag mong tanggapin yan. Eh. Ang nangyayari sa mga tao, di ba, tinulungan pa, although ako guilty dyan, dahil wala akong alam pa noon, yung mga sa bus. Ewan ko, nature na siguro sa akin yun, no? Sa aming magkakapatid. Talagang matulungin lang talaga. pag konting ano lang, naawa. So pag may mga ganyan din, iniisip ko na lang, spreading the word of God. So naisip ko ngayon dahil sa pag-aaral, mali din. Bakit? Kasi nga, binibigyan mo ng chance yung tao na sila ay binibigyan mo ng chance mag-grow yung pagiging protestante nila para manuliksa sa totoong simbahan, no? So mayroon bang turo ang ano diyan, ang mismo ngayon simbahan naman, anong paliwanag diyan na bawal yan, bro? May tinext ako sa iyo ngayon, yung Code of Canon Law 1374, kaya nga bawal din po yung mga bata, no, mag-aral din sa Protestant school. Bro Jando, may message ako sa iyo, ayan, no? So 1374, pakibasa bro Jando. Bawal na bawal po. Okay, 1374, sabi ganito, a person who joins an association which plots against the church is to be punished with a just penalty. Ayan, tuloy. One who promotes or takes office in such an association is to be punished with an interdict. Canon 1375, Article 1, anyone who serves an ecclesiastical, yun. To be punished. So, ibig sabihin yan, kapag nag-join ka, no, na ano ba yung plots against church? Paninira sa simbahan? Alin yun? Simbahan Katoliko.
a person who join, nakikipag-join ka, ibig pagkikipag-join, it's either na makisalamuha ka sa lahat ng mga rituals nila, and at the same time, magbibigay ka ng pera. So, penalty nga pala yan, no? Magkakaroon ka ng penalty ng simbahan, magagalit ang simbahan sa iyo. Malaking ano pala, kahit nga yung mga estudyante ngayon, ba, yung estudyante ngayon nag-aaral sa mga Protestant school, Baptist school, New Era, ng INC, na kung saan-saan, ako, bawal na bawal po yun na simbahan. Meron nga nagsabi dito, o nagtanong, tama po ba yung ginawa ng pare na parang pinapa-confess yung anak niya. Tapos, biglang napunta dun sa kung saan siya nag-aaral. Nag-aaral yata sa Baptist school or something. Hindi binigyan ng kumpisal kasi sabi, hindi po pwede kasi kasalukuyan. Yun nga, no, nakikisalamuha siya sa mga Protestant school na naninira, nang wawasak ng simbahan ng Katoliko. So, yun po yung dahilan, kapatid, no? Iba po yung sinasabi natin ng aral ng simbahan, yung awa, no? Tuwing Sunday, hindi po bawal yun ang gumawa ng, no? na tumulong sa kapwa sa personal na pangangailangan yun. Ngayon, mayroon naman dito nagsabi, no? Si Brother Teddy ba yun, ng Tarlac, no? Ano sabi niya, ako, pag may humihingi dito, sabi niya, na ibang sekta, sabi ko, eto pera, gamitin mo sa ano mo, sabi niya, gamitin mo sa personal mo, wag mong ibigay sa simbahan mo. Ganun na sabi daw niya. So okay din yon, no? So magbigay tayo sa mga nangangailangan, sa mga personal po yon. Pangkain, di ba? Pangbili ng gamot, pang ano ng hospital. Tama naman ang concern ni brother, ang bawal po, tumulong ka dun sa nangwawasak sa simbahan ng mga Protestante na naninira. Kay sa mahal na Inang Maria, sa simbahan, sa banal na ostya, sa misa, lalong-lalo na yung mga naninira sa mga kaparian, kapatid. Yun po, kapatid. Okay. Yun. So, brother, ano? Sino to? Brother Yatoro. Yes, bro. Thank you, no? At least, meron na palang option. Pwede na magbigay, sabihan na lang na ano. Use this personal. For personal na lang, o tama. Personal, kasi mga yan, kawawa yung mga yan. Ang ginagawa niya, si, ano ang ano daw niya, si, sabi nila, ano, may mga ano dyan, si Pastor Kibuloy daw yata, ganun ginagawa. Pinamamalimos, no, para sa simbahan, no. So, nakakaawa yung mga tao, ginagamit nila, tapos, kaya nga sabi dun sa bandang huli, ang sabi rito, sapagkat kung sino man bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Ano yung masamang gawain? Ayan, no? So, pumunta kayo sa iba't ibang ano, mahingi kayo ng pera para sa church. Tapos ibibigay nila kanino? Sa pastor. Diba? Yung mayaman sino? Si pastor. Sila kawawa, silang walang pamasahe, walang makain. So, yun, nakakalungkot. Yung masamang gawain na. Bawal po yun, mga kapatid, sa lahat nakikinig. Ngayon, mabigyan mo lang siya, pangkain niya, no? At sabihin mo na rin, pangaralan mo na rin, hindi tama ang relihiyon mo, hindi yan tayo ng ating Panginoon sa Kristo ka mo. Bigyan mo rin ng konting katikisim. Yun po, kapatid. Yes, yes, sir. Okay. So, sige, bro, Dando, ibibigay ko muna, i-wave ko muna yung huling tanong, ibigay ko muna sa iba. Okay, thank you sa iyo, Brother Yatoro. Ayan, thank you sa iyo. Meron palang tanong pala dito, no? Ito ay galing kay Jedo Langko. Sabi niya, ask ko lang po, sir. Saan mababasa pong yung Sabat para lang po sa Hudiyo? Ayan, no? Ang sabi namin, ang Sabat para lang sa mga para lang sa Israel. Kung Hudiyo nandoon, Hudiyo nandoon. Kung may kasamang hintil doon, yung hintil na nasa loob ng kanilang pintuang daan. Basahin natin, ha? Ito ang sinasabi ng Biblia kasi baka naghahanap talaga siya ng tanong, ng kasagutan, bigay ko na lang. Pakinggan natin ang sinasabi dito sa Exodo 20 versikulo 10, no? At isimulan sa 2 muna para mas maintindihan.
Ang sabi ay ganito. Yan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Ganyan ha. Ang kausap dyan yung inalipin sa Ehipto. Pag sinabing inalipin sa Ehipto, mga Israelita, Israelita yun, walang halong hintil yun. Jedo lang ko. Ulitin ko ha. Ang inuto, ang kausap dyan, yung mga naalipin sa Ehipto, walang kasamang hintil doon. Yun ay mga Israelita lahat. Lahat ang naalipin sa Ehipto, mga Israelita yon. Tuloy. At walang ano pa dyan, bro. At walang Kristiyano dyan, tama. Oh, walang Kristiyano, walang hintil. Para maging... Para malinaw. Para malinaw, ano, oh. Walang Kristiyano, walang hintil. Pangalawa, sabi ganito, 8 tayo. Sabi sa kanila, alalahanin ninyo. Sinong kausap? Yung inalipin sa Ehipto. Sino yon? Mga Israelita, walang halong hintil doon. Sunod, ang araw ng pamamahinga at gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin. Sinong inutusan? Yung mga Israelita, walang halong hintil yon. 9, magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw. 10, pero ang 7th araw, ang araw ng pamamahinga ay italagan nyo para sa akin, ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong magtatrabaho. Sinong inuutosan dito? Yung mga Israelitang inalipin sa Ehipto. Sa araw na yon, pati ang inyong mga anak, mga alipin, mga hayop, o ang mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo. Bakit may dayuhang naninirahang kasama nila? Kasi paglabas nila sa Ehipto, yung mga Egypt, mga Egyptian na naramdaman nila kung gaano kabangis ang kapangyarihan ng Panginoon, sumama sa kanila. Sample ko na lang sa inyo, alimbawa, yung nanay ni Moises na Ehiptohanon, sumama yon. At yung kanyang mga bodyguard, sumama doon, mga hintil lahat ng mga yon. Oh, nang sila'y sumama, sila ay nanirahang kasama ng mga Israelita. Kaya kung meron mang hintil na nadawit sa kautosang ito, yon ay ang mga hintil na naninirahang kasama nila. Ayan tanong, itong bang mga Seventh-day Adventist ba naninirahang kasama ng mga Israelita? The answer is no. Napakalaking no. At Israelita ba sila? Hindi sila Israelita. At hindi rin sila dayuhan sa Israel. Kaya Pilipino ka layo. Oh, ang tanong, dawit ba kayo? Ang sagot, hindi kayo dawit doon. Bakit? Hindi naman kayo mga dayuhan sa Israel. Ano ba yung mga dayuhan? Kasi based sa natuklasan ko sa mga Seventh-day Adventist, hindi nila alam kung anong ibig sabihin ng term dayuhan. Pag sinabing dayuhan, ikaw ay dayo sa lugar na yan. Pag sinabing dayo, hindi ka taga riyan pero nandyan ka. Ikaw, Pilipino ka. Nasa Pilipinas ka. Ang tanong, dayuhan ka ba sa Israel? No! Kailan ka magiging dayuhan sa Israel pag dumayo ka na doon? Doon ka na magiging dayuhan na maninirahang kasama nila. Pero kung ikaw ay Pilipino, nasa Pilipinas ka lang, simula na yung panganak ka hanggang sa tumanda ka, hindi ka matatawag na dayuhan sa Israel. At kung nanatili ka sa Pilipinas mula sa iyong pagkabata hanggang sa paglaki mo, hindi ka damay sa utos na yan. Kung gusto mong madawit sa utos na yan, pumunta ka na ng Israel. Oh. Ngayon, tayo mga Katoliko. Eh, ba't kayo mga Katoliko? Meron kayong Sabat? Bakit? Nasa Israel ba kayo? O eto, yung aming Sabat, Christian Sabat yung sa amin. Ha? Christian Sabat ang sa amin. Kaya nga walang SDA eh. Pag nung nandun ako sa ano, sa Bayugan, may mga nag-comment sa live ko ng mga Seventh-day Adventist.
Sabi nila, patunayan mo sa amin dyan, Don Labado, na ang first day of the week is Sabat. Ang dali lang nun. Ganito yun, ano? On sixth day, ginawa si Adan at Eva. Tama? Nang ginawa si Adan at Eva sa sixth day, kinabukasan seventh day. Ba't ko ginamit yung idea na yun? Kasi sa kanila, sa mga Seventh Day Adventist, yung first week sa creation, it happens on 24 hours. Yun sa kanila, ha? Yung sabi ko, on the sixth day, ginawa si Adan at si Eva, kinabukasan, seventh day, ilang araw ni Adan yun? Seventh day ba nila Adan? Kasabi niya kasi sila Adan doon, nangingilan na ng Sabat eh. O sige, pag kinabukasan, sixth day ngayon, ginawa si Adan at Eva, kinabukasan, seventh day, tanong, ilang araw pa ni Adan yun? Hindi makasagot ang mga SDA sa comment section kung saan-saan naliko. Sagutin nyo lang diretsyo. Kung 6 days si ginawa si Adan at si Eva, ano yung pagkinabukasan? 7th day na ba para kay Adan at Eva o first day? First day eh. Ayun, yung first day na yun, Sabat ba yun o hindi? Sabat! Sino sa balistang kukontra? Kinabukasan, 6 day, ginawa si Adan at Eva, kinabukasan, Sabat ba o hindi? Sabat! Tanong, ikailang araw ni Adan yun? Siyempre, first day nila yun. Kasi kahapon pa sila ginawa eh, di kinabukasan, first day nila yon. Sabat ba? Yes, Sabat. Napikon yung mga sabadista sa ano ko, sa live ko. Hindi sila makatinag sa argumento. Okay, so muna naman tayo ngayon sa next naman na magtatanong. Itong si Elena's iPad. Elena's iPad, good evening sa iyo. Elena's iPad, hello, good evening. Hello, good evening, good morning, good afternoon sa lahat. Yes, hello te. Hello, mga kapatid, magandang araw sa lahat. Mapagpalang araw sa inyo. Ang ano ko lang po yung tungkol sa yung bawat isa ba maging ilaw ng light of the earth, of the world, and salt of the earth. Tapos? So? Ay, teka, para maunawaan ko yung tanong, ating ibigay kay Brother Junre ang pagsagot. Brother Junre, nag-guess ba yung tanong, Brother Junre? Hindi po yata siya tapos magtanong, Brother Jando. Pa-tapusin mo na, anong pinapatanong? Paano po maging light of the earth, light of the world, and salt of the earth? Ang light of the world, ang salt of the earth? Next. Light of the world and salt of the earth. Salt. Salt. May camera ka, sister? Meron. Pwede ipa-on mo yung camera mo, sister? Nagluluto kasi ako eh. Okay, sige. Lunchtime kasi dito, nandito ako sa Germany. Ano ang connection? For clarification, ano ang connection ng light of the earth sa salt of the earth? Anong connection? Ba't ganun ang tanong? The light of the world and salt of the earth. Salt, ba bro, maging asin. Maging ilaw ng mundo. Ah, okay. Asin. Salt. Akala ko salt of the earth. Ah, okay. Yes, kasi saan talata? Nakalimutan ko yung talata. Ano sa... So yung... ano pinakatanong mo doon? Yung paano mo ano yung magiging... Ikaw magiging ilaw, di ba? Light of the world. Ah, okay. Yes. Bilang yes, ang light kasi si Kristo, no? John 8:12, ang ating Panginoong Jesucristo ang ilaw. Basahin muna natin. John 8:12, sabi natin Panginoong Jesucristo, muling nagsalita si Jesus sa mga Pariseo, sinabi niya, "Ako ang ilaw." Yan. Ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw. So, ang susunod sa kanya, magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. So, ang tanong mo kung paano tayo magiging ilaw? Yes. O yan, kailangan nating... Doon sa pagiging salt of the earth. Salt o salt? Salt.
salt. Naano sa ano kasi pag binasa sa salt of the earth. Yes, yan ay isang metaphorical na tayo para tayong asin dito sa lupa, no, na kapag ang ating pagkaasin ay mawawala ng alat, mawawala ng saysay, ibig sabihin kung puno ka na ng kung sabaga spiritually death ka na. So mawawalang saysay. So walang pinakaiba yun sa ilaw. So kailangan maglakara natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kasi sabi dito sa Marcos 9:39, no? Ang asin, sabi dito ng ating Panginoong Hesukristo sa Marcos 9:39, ito ang ating mababasa. Ngunit sinasabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sa pagkat ang taong gumagawa ng himala sa pamamagitan ano no wait, 29 yata yun o 49 ayan or ato 50 pala sa 50 mabuti ang asin, ngunit kung ang asin ay mawalan ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Maging kagaya kayo ng asin at mamuhay kayong mapayapa sa isa't isa. Ibig sabihin niyan, sister, it's a metaphorical. Yes, it is a metaphorical yan. Yung na kailangan, yun nga, no, paano ba bubuhayin ng, paano mo ipapakita ang yung pagiging Kristiyano? So, kung gusto nating umalat, ito yung sinabi ng Panginoong Hesukristo, no, dahil sa araw paghuhukom, dito tayo huhukuman. So, sa Matthew 25, 31 to 46 to, mahaba-haba to, pero sige, basahin natin. Ito ang, sabaga, para maalat ka sa mundong ito, para maging maalat ka, yung tinatawag ng corporal works of mercy. No, kasi yun ang hahanapin ng Diyos atin sa huling panahon. Ito, babasahin natin na. Sabi dito, pagdating ng anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Itipuni naman sa harapan niya ang lahat ng tao at sila'y kanyang pagbukod-bukurin. Tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Inilalagay nito sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, halik kayo mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig. Sapagkat ako'y inyong pinakain. Noong ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom. Noong ako'y nauuhaw, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauuhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? Kaya'y walang maisuot at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sasabihin ng hari, ibig sabihin natin Panginoon Hesukristo, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko at isinumpa kayo sa apoy na di namamatay, na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain noong ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinainom noong ako'y nauuhaw, hindi ninyo ako pinatuloy noong ako'y isang dayuhan, hindi ninyo ako dinamitan noong ako'y walang maisuot, hindi ninyo ako dinalaw noong ako'y may sakit at noong ako'y nasa bilangguan. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauuhaw, walang matuluyan, walang maisuot, may sakit o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan? At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulog ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, yung pagiging asin natin dito, sister, kinakailangan, kung sabaga, di ba, pag
kumain ka ng asin, talagang maalat. Kaya ibig sabihin, may silbi ka sa mundong ito. Yung corporal works of mercy, yun ang hahanapin ng Diyos sa atin. Kapag wala ka ng alat, ibig sabihin, natapon ka na. Kasi ano ang silbi ng asin kung walang alat, sister? Wala ng lasa. Oh, yun ang sinasabi ng Panginoong Isokristo. Ano man ang ginawa mo sa iyong kapatid, ginawa natin yun sa Panginoon. At kung ano man yung hindi mo ginawa, hindi, yun din ang ginawa mo sa Panginoong Isokristo. So kung ikaw bilang asin, wala ka ng alat, sabi niya, yung mga hindi nagbigay kaloob ng corporal works of mercy sa mga kapatid niya, itatapon doon sa apoy. So parang ganun ang asin. Kasi ikaw bilang asin sa mundong ito, pag wala ka ng alat, wala ka ng silbi. Kasi ang asin talaga, nature niya, maalat. Wala kang, walang asin na walang alat. Ngayon kung may asin na walang alat, anong gagawin mo sa asin? So itatapon mo na yun, sister. So kung gusto mo maging asin sa mundong ito, do corporal works of mercy. At yung liwanag, dahil sa pagbinyag, tayo ay naging kaisa ni Kristo, Galatia 3:27, tayo na ang liwanag sa mundong ito. Kaya nga tayo may may gawaing ganito, dahil tayo ang lumiliwanag. No, tayo ang sabaga nag-i-illuminate sa liwanag ni Kristo, tayo mga Kristiyano, sister. Okay. At dagdag okay. Lang po natin, may eksaktong binanggit ang ating Panginoon sa Kristo kung ano nga ba talaga rin ang ilaw din. Yan po, no? Summarize po yan sa sinabi natin Panginoon. Mateo 5 nga bro, dyan do, 13 to 16. Ano yan bro? Mateo? Mateo 5. Okay, Mateo 5. 13 to 16. 13 to 16, ito sinasabi. Kayong mga tagasunod ko ang nagsisilbing asin sa mundo. Ngunit kung mag-iba ang lasa ng asin, wala nang magagawa para ibalik ang lasa nito. Wala na itong pakinabang, kaya itinatapo na lang at itinatapak-tapakan ng mga tao. Kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo at ito ay makikita nga tulad ng lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi maitago. Walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng takalan. Sa halip, inilalagay ang ilaw sa patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Ganoon ayan din. Ayan po yung paliwanag sa 16, kapatid. Sa 16, pakinggan nyo po yung sagot ni ating Panginoon sa Kristo. Sige, tuloy. Ito yung sagot sa tanong ni ate. Ganoon din ang dapat ninyong gawin. Paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Pag kayo baptist, kawawa, no good works. No good works ang mga baptist dyan. So ayaw ng mga born again yan, no good works. So yung po kapatid, mabubuting gawa ang sabi niya doon para maging tunay kang asin at ilaw. Yung po kapatid. Okay, thank you po sa magandang paliwanag. Pero sister, sa lahat. Sister. Yes? Yung salt, huwag mong gawing salt ah. Kasi minsan nalilito ako sa pagsasalita naman ng German na. Oh, kasi kagaling na nalilito ako kasi ang tanong mo anong yung light tsaka yung salt, nalito ako, anong light tsaka salt? Salt pala. Sige. God bless you, sister. Thank you very much sa explanation. God bless you din po. Sana magliwanag din sa mga iba pang kapatira na hindi alam yung tungkol sa light and salt of the earth. Amen. Yeah. Thank you very much. Malaking tulong na nakunawaan ng gusto. That's a blessing na marinig galing sa mga kapatiran sa Zoom na ito.